Hello and welcome back sa aking channel. In this video ay ituturo ko kung paano mag-install ng graphics driver sa Windows 10 desktop PC. If you're new to my channel, please make sure to subscribe, like, and click the notification bell para palagi kang updated sa aking mga pinakabagong video. Make sure na tapusin mo ang video na ito para wala kang ma-miss na anumang information. Just keep on watching this video until the end. So hindi ko napapatagalin pa, kung handa ka na, tara at simulan na natin. Pero bago tayo magsimula, let's roll the intro para mukhang pro. Bago tayo magsimula sa pag-i-install ng graphics driver, i-explain ko muna kung ano nga ba ang graphics driver at ano ang kahalagahan nito. A graphics driver is a piece of software that allows your computer to turn digital code into graphics, pictures, and videos. Kaya kung ikaw ay video gamer, video or photo editor, at gumagamit ng mga high performance graphics, ay kinakailangan mo mag-install ng graphics driver sa iyong computer. Ang advantage nito ay na-optimize ang performance ng graphics at kaya niyang mag-play ng video games sa mas mataas na frame rates at mas mabilis na pag-render ng mga 3D graphics. Kaya kung mayroon tayong graphics or display driver, ay magiging smooth ang paglalaro natin ng games. Kaya sa bidyong ito, ay ipapakita ko sa iyo kung paano mag-install ng graphics driver sa desktop PC. Bago tayo mag-proceed sa tutorial, ay ipapakita ko muna ang specs ng aking desktop PC. Kung ano ang processor type at model name ng ating computer, ay yun din dapat ang ida-download natin na graphics driver para maging compatible sila sa isa't isa. Para rin yan pag-ibig. Kung ano yung type mo, yun ang hahanapin mo. Pero hindi lang natin may siguro kung compatible kayo at kung type ka rin ng type mo. Makikita nyo na ang processor ko ay AMD A8-7680 Radeon R7. Dito sa DX Diag ay makikita natin na wala pang naka-install na graphics driver. At makikita rin dito sa Device Manager. Para makapunta sa Device Manager, i-click ang File Explorer. I-click ang This PC at i-right-click. Pagkatapos ay i-select ang Properties. At pindutin ang Device Manager. Kapag ang isang PC ay bagong install ng operating system, ito ay mayroong basic graphics driver, ngunit limitado lang ang kayahan nito at hindi kaya makapag-play ng mga high-performance graphics or videos. Hindi katulad ng mga computer na mayroong totoong graphics driver. Ngayon ay subukan nating i-update ang display adapter sa pamamagitan ng pag-click sa update driver at i-click ang search automatically. At ganito ang nangyari, walang pinagbago. So ngayon ay pupunta tayo sa AMD website upang i-download ang specific graphics driver ng ating device. So nandito na tayo sa homepage ng AMD. Makikita natin dito ang Resources and Support tab at i-click. Dito ay pipiliin lang natin yung processor type or graphics na compatible sa ating processor type and model. So dahil AMD ang aking processor type, in this vlog ay pipiliin ko ang Radeon graphics and AMD chipsets. Then select drivers. Dito sa bandang itaas ay may dalawang klase ng operating system na pagpipilian, Windows or Linux. Dahil naka Windows 10 OS tayo, kaya pipiliin natin itong download Windows drivers. Dito naman sa bandang ibaba, kung alam mo ang mismong graphics driver ng desktop PC mo, ay pwede mo siyang hanapin dito. Dito sa search for your product, ay i-type mo lang ang mismong graphics driver ng hinahanap mo. Kung hindi mo naman alam or nakalimutan mo na yung mismong graphics driver ng iyong desktop PC, ay may ibang option naman para dyan. Click lang natin yung Download Windows Drivers. Ito yung software na i-install natin sa ating PC at siya na ang bahalang maghanap ng compatible graphics driver ng ating device. Ito na yung na-download nating software from AMD website na auto-detect daw kung ano ang compatible na graphics driver ng ating device. I-install lang natin yung software. Kapag nakakita ka ng error tulad nito, ay i-ignore mo lang.
Ngayon naman ay pumunta tayo sa drive C at hanapin ang folder na AMD. At pumunta sa device driver at manual na i-install ang graphics driver. Take note na hindi 100% nagagana ang AutoDetect installer na mula sa AMD website. Make sure na alam natin ang mismong model name at type ng ida-download nating graphics driver. So ito ang proof na hindi 100% na gumagana ang dinadownload na graphics driver gamit ang AutoDetect installer na mula sa AMD. Ngayon naman ay i-install natin ang pangalawang installer na dinownload din natin mula sa AMD website.
Under Display Adapters, i-right-click ang Microsoft Basic Display Adapter. At i-click ang Update Driver. At i-click ang Browse My Computer for Driver Software. At i-click ang Browse. At i-select yung second installer na dinownload natin mula sa AMD website na nasa folder ng AMD sa Drive C. Now we have successfully installed the graphics driver. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa iyong panonood. Huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na aking ina-upload. At kung may katanungan ka, please comment down below. Hanggang sa muli. Bye for now.